Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po mga kapatid. Pinasasalamatan natin ngayon pa lang si Father Vic Robles sa pagsama sa banal na misa. Ano? Baka mamaya magkalimutan eh. So ngayon, salamat na po Father Vic sa pagsama sa misa. Palakpakan po natin si Father Vic. Aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po yung maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopeng yunoko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y paumina noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang yunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang inik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay.
Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunoko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunoko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalihin siya ng amang nagsugo sa akin.
at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po, good evening sa inyong lahat. Ngayon po'y April 18, Huwebes, sa third week of Lent. Of Lent na naman. Ba't ba laging Lent ang nasasabi ko? Sa third week of Easter. Ang mga pagbasa po natin ngayon sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na kasiguruhang nagpo-provide ang Diyos. Nang tumutugon sa gutom at uhaw ng ating kaluluwa, nagpo-provide po ang Diyos. Lahat po tayo'y nagdaranas nito. Sa kaibuturan ng ating kalooban ay may hinahanap tayong hindi masawata ng mga itinatapal nating kapalit ng kasagutang Diyos lamang ang makapagbibigay. Kahit ang mga hindi naniniwala sa Kanya ay may hindi mapangalanang paghahanap sa Kanya. Itinatanggi nga lamang nila na siya nga ang kanilang hinahanap. Nakikita po ng Diyos ang ating mithi. Dama niya ang ating paghahangad. Nang umabot na po sa sukdulan ang longing na ito ng Ethiopian eunuch sa unang pagbasa, na kahit sa kanyang literal na paglalakbay, ay ang kanyang minemeryenda ay salita ng Diyos. Sinugo po ng Diyos si Felipe para samahan siya sa kanyang biyahe. Umupo siya sa kanyang tabi at sabay silang nagbulay-bulay sa hiwagang nakapaloob sa banal na kasulatan. Pinagnilayan po nila ang aklat ni Propeta Isaias. Sa tulong ni Felipe ay nakita ng Ethiopian eunuch ang kaugnayan nito sa mabuting balita ng ating kaligtasang hatid ng Paschal Mystery ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang maganda po sa ministeryong ito ni Felipe, o yung tinatawag natin ngayon na Ministry of Accompaniment, ay hindi niya binitiwan ang kanyang direkti hanggang matagpuan nila ang tubig na nagbibigay buhay, na siya namang nagdulot ng lubos na tuwa kay Felipe. Doon na nag-move on si Felipe sa kanyang misyon sa iba namang lugar. Mga kapatid, kung paanong isinugo ng Diyos si Felipe sa kaluluwang nagugutom at nauuhaw ng eunuko, ganun din pong ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siyang maging pagkain nating nagbibigay buhay.
kung paano rin namang nag-provide siya sa ilang ng mana buhat sa langit. Ang kumain niyon ay mabubuhay magpakailanman. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, hindi lang po pagkaing pisikal at pangkaluluwa ang ipinoprovide ng Diyos sa mga literal at simbolikal man na nagugutom at nauuhaw, kundi buhay. Buhay na walang hanggan. Siya ang kasama natin sa patuloy nating paglalakbay sa buhay. Ang spiritual director natin sa pagnanais nating mahawakan ang ating pananalig, katulad ng yunuko. Siya ang ating pinananaligan habang pinagsusumikapan naman nating maunawaan ang kanyang mensahe na hindi lang tungkol sa kanya, kundi siya rin mismo ang mensahe. Siya rin nating blessed assurance ngayon na hindi niya tayo iiwan hanggat hindi natin nararating ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Ang counterpart lang po natin ay hayaan siyang maupo sa ating tabi at akumpanyahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Mahal na poong Jesus Nazareno, lagi niyo po kaming samahan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit po tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso't kalooban ay isinugo ang kanyang bugtong na anak, ang tinapay ng buhay. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan niyo kami sa aming paglalakbay. Tulungan niyo kaming lumakad sa daan ng iyong anak at sundin ang kanyang yapak, ang aming tinapay ng buhay. Sa gabay na rin ng Espiritung Banal, hinihiling po namin ito sa pamamagitan niya at ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay.
Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakinabangan sa iyong pakikisamang aming maaasahan ang siyaring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang lahat sa piling ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sanang mahal na Birheng Maria ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kay sanang mga apostol ni San Juan Bautista, ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to you. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang
mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan, matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kasama ni Father Vic Robles, gagawad po namin ang huling pagbabasbas. Pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa atin pong paglalakbay sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.